si Ginoong Edson Guido, ang head po ng ABS-CBN News Data Analytics, na pag-uusapan na rin lang yung bakuna, a booster to the booster shot. Matanong nga natin si Edson. Edson, yung sabi mo nga noon, meron na tayong problema sa booster shots. Do you think it will help kung palitan na natin yung definition ng fully vaccinated? I mean, would that help? Or nomenclature lang talaga yun? Sa tingin ko po, Sir Peter, makakatulong po talaga kasi marami po sa ating mga kababayan po ngayon ay hesitant to get another shot kasi para sa kanila, fully vaccinated na po sila under the current definition. So, meron po tayong naririnig na, nakapag 2 doses naman na ako. So, that makes me fully vaccinated at protektado na talaga ako against COVID, no? Pero kung papalitan po natin yung definition, then that will encourage more people to get themselves vaccinated with the third shot po. So, talagang makakatulong po talaga yan. At I think if we are also to, sa side ng DOH, kailangan patuloy po talaga yung messaging kung gaano po ka-importante yung pagkuha natin ng third shot. Kasi po, alam po natin talaga, palagi po natin dito pinag-uusapan sa pasada, yung waning immunity na after a few months, bumababa po yung protection na binibigay po ng mga bakuna. So, pag makuha po natin yung booster shot, it will restore yung ating immunity at the same time, hindi nga restore sa iba, mas nalalagpasan pa yung initial protection na binigay nung first 2 doses. So, if we are to highlight that the importance of getting a booster shot, talagang para sa akin, talagang makakatulong. So ngayon, may momentum tayo kasi talagang may pinag-uusapan na po siya ulit. At the same time, kung talagang babaguhin nga po natin yung definition, I would think na talagang makakatulong siya sa vaccine uptake po natin. Sabi ng WHO, na expect natin na baka magkaroon tayo ng uptake sa cases natin pagdating nga nitong eleksyon. And that's what, 28 days away na lang. No, pero maganda yung ano natin, maganda yung numbers natin, maganda yung downtrend ng mga bilang ng cases at yung dami ng mga bakunado. Do you think na may possibility na magkaroon ng uptick? Tignan natin dito sa Metro Manila when it comes to our data. Actually, anytime talaga posible yan sa ngayon, no? Nung February, nung pinag-uusapan natin, nakakita tayo ng signs na bumababa yung cases hanggang March. Yung time na yun pa lang, you have these independent research groups who are predicting na tataas daw yung cases. Pero hindi natin nakita di ba? Noong March, April, ngayon. Pero talagang mahirap ma-predict kung kailan mangyayari itong another increase in the number of cases, no? Pero the possibility is always there. Kasi if titingnan natin yung ating paligid ngayon, napakaraming possible super spreader events. Nandiyan yung mga, di ba, yung mga campaign related sa campaign. Yung mga tao ngayon talaga lumalabas na ulit sa kanilang mga bahay. Talagang parang pre-pandemic level na yung level of activity ulit ng mga tao. So napakaraming possibilities na magkaroon ng mga super spreader events. And yet, hindi siya nangyayari. So ang ibig sabihin nito is yung collective level of immunity natin ngayon ay nag-hold up pa sa current situation na nakikita natin ngayon. Pero ang tanong dito, at alam natin na nakikita na natin to sa ibang bansa, no, yung immunity nga talaga again ay bumababa through time. So, ayaw natin na matimingan talaga tayo kung kailan na talagang sanay na tayong lahat sa dating level of activities natin, sabay bad timing na ito na nga at bumababa na yung collective level of immunity ng karamihan ng tao, talagang hindi imposible na makakita tayo ulit ng increase sa number of cases, no? Kaya ngayon pa lang kung kailan mababa yung numbers, we continue to encourage people to get their booster shots para hindi bumaba yung immunity. Now is the right time, the best time for us to get our booster shots kung hindi pa tayo nakakakuha. Kasi ngayon, safe di ba? Mas mabilis tayo makakapag, hindi tayo matatakot lumabas, magpabakuna. And once we get that booster shots, that will help us delay the possibility of another surge. Kasi mare-restore natin yung ating collective immunity ngayon. So yun yung talaga para sa akin, the best timing to get our booster shots is really now. Kasi 12 million pa lang ang nakakakuha ng booster shots and you have 46 million. Eligible. Sir Peter, 34 million ang kasalukuyang hindi pa nakakakuha ng kanilang booster shots. And again, the time is now. And then, base nga doon sa ating flash report, meron ng booster to the booster. Parang medyo napag-iiwanan tayo, no? Masyadong malalim yung hukay na panggagalingan natin in terms of booster shots. Yung number of deaths as reported nung April 11, Monday, 59,777.
eh medyo nabigla ako, nagulat ako. So we are about to cross the 60,000 mark, no? Okay. Medyo kahindik-hindik. Ang tanong, Edson, is medyo ganun pa rin ba ang number of deaths na inire-record on a weekly basis? I mean, compared with the previous recording na on a daily basis, ano? Eh, dumadami ba? Mas dumadami ba? O mas kumukonti ang namamatay? As nakikita po natin, Sir Peter, mas kumukonti po talaga din yung mga namamatay the past few weeks po, no? Itong April 4 to 10, the week of April 4 to 10, eh, collectively nag-report yung DOH ng 428 deaths. So that's for one week. Eh, dati po, nung kasagsagan ng surge, nakakakita po tayo na nakaka-report ng 300 in a day, 200 plus in a day. So kahit paano, Sir Peter, eh, mas bumababa yung ating numbers, no? In terms of deaths. Pero tama po kayo, Sir Peter, napakalapit na natin sa 60,000 at pagtingnan po natin sa Southeast Asia, eh number 2 pa rin po tayo sa total deaths behind Indonesia. So napakataas pa rin talaga nung total pagdating sa deaths po sa ating bansa, no? Pero Sir Peter, yung reporting natin ng deaths talagang inconsistent pa rin hanggang ngayon. Nung itatapos, sabi niyo po, Sir Peter, 59, biglang nag 59,777. Oo. The day after po, Sir Peter, isa lang po ang namatay na ni-report kahapon. Ay, ganun! So, ganun pa rin. May inconsistencies pa rin tayong nakikita. At if we break down the total number of deaths po by the time when it actually happened, hanggang ngayon, Sir Peter and Rica, may nakikita tayo from 2020 pa, meron from early 2021. So talagang may delay pa rin na nakikita tayo na talagang nare-report pa rin hanggang ngayon. So, again, more than 2 years into the pandemic, eh, ganun pa rin yung ating data pagdating sa deaths. May mga backlogs pa rin po talaga. Alam ko, naayos na natin dalawang taon eh. Hindi, relax ka lang dahil alert level 1 pa tayo. Oo nga. Ang tanong, Edson, panghuling tanong ano ha? Kasi ako kinakabahan medyo praning eh. Oo, eh yung nangyayari kasi sa China na talagang zero case ang gusto nila eh. Grabe ang nangyari sa Shanghai, ano ha? Ngayon eh, meron pa daw yatang Guangdong o Guangzhou. My question is, I mean, is that a possibility dito sa Pilipinas? I mean, considering na ang baba na talaga ng mga kaso natin. Ang tama po yung point niyo, Sir Peter, sa China na talaga ang goal nila ay zero COVID. At yun din po yung isang rason kung bakit nakakakita tayo ng increase sa cases nila ngayon. Kasi yung immunity po na nakuha ng China, eh talagang galing sa bakuna. Yung immunity na nakikita natin sa Pilipinas, eh hybrid na. So it's generated by vaccines as well as previous infection. So yun po yung lamang natin sa China na ang dami po nating kababayan na kasalukuyang immune sa COVID dahil na-infect sila ng Omicron recently, in recent months po. No? So yun po talaga yung difference compared to China ngayon. Kaya nakikita po natin, nangyari din po ito sa South Korea, nangyari din po ito sa Vietnam. Ito yung mga bansa talagang for the longest time, napakababa ng mga cases nila, sabay dahil dito sa Omicron, talagang nagkaroon ng malalang surge sa kanilang numbers. So this goes to show po, Sir Peter, kung gaano ka-infectious talaga itong Omicron na kahit anong klaseng lockdown mo, talagang nagsaspread pa rin itong virus dahil sa pagiging infectious po talaga itong Omicron. Yun po yung difference. Yes. At sa Pilipinas, kahit paano, nagkaroon na po tayo ng ayoko sabihin hybrid. Nakatulong eh. Kasi at the end of the day, marami rin po tayong mga kababayan na namatay. Pero tama si Rica, yung hybrid immunity, yung po talaga yung kahit paano nakatulong sa atin. Kaya sa lukuyan, wala po tayong nakikitang increase pa sa numbers. Kaya sana magtuloy-tuloy po. Yes, it's not the alert level number that defines the cases. It's the cases that define the alert level. Parang ganon, di ba? If it makes sense. Mga kapasaders, mga kapamilya. Maraming salamat, Edson. Thank you for joining us.